Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Filipino 3, Quarter 2. Tayo ngayon ay nasa Week 6. At ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ay tungkol sa pagbabago ng dating kaalaman, pagpapayaman ng talasalitaan, at pagbuo ng bagong salita mula sa mahabang salita. Ang layunin natin sa araling ito ay inaasahang na una, mababago mo ang dating kaalaman batay sa iyong mga natuklasang kaalaman. Pangalawa, makagagamit ng pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahulugan. Pangatlo, mapapayaman ang talasalitaan sa paggamit ng magkasing kahulugan at magkasalungat ng mga salita. At makapagbubuo ng mga bagong salita mula sa mahahabang salita. Ang pagbasa ng may pag-unawa ang mag-uugnay sa dating kaalaman tungo sa bagong kaalaman. Sa maikling salita, ugnayan ito ng teksto at ng kaalaman ng mambabasa. Naipamamalas natin ang pag-unawa sa mga binabasang teksto sa pamamagitan ng pag-uugnay sa dating kaalaman at sariling karanasan. Ito ang makatutulong sa mambabasang tulad mo upang makabuo ng mga bagong konsepto. Ang ating talasalitaan ay napagyayaman sa paggamit ng magkasing kahulugan at magkasalungat na salita. Magkasing kahulugan ang mga salita kung magkatulad ang kahulugan. Samantala, magkasalungat naman ang mga salita kung magkaiba ang kanilang kahulugan. Subukan natin gawin ngayon ang gawain sa pagkatutubilang isa. Pag-aralan ang mga larawan. Pagkatapos, pangkatin ito batay sa Go, Grow, at Glow Foods. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang Grow Foods ay ang pagkaing tumutulong sa paglaki. Mayaman sa protina tulad ng itlog, gatas, karne, keso, at mga nuts. Samantalang ang Go Foods naman ay pagkaing nagbibigay lakas. Mayaman ito sa carbohydrates tulad ng tinapay, kanin, root crops, at iba pa. Ang Glow Foods naman ay pagkaing nagpapaganda, panlaban sa sakit, at impeksyon. Mayaman sa vitamina, calcium, at iron tulad ng prutas at gulay. Sa number 1 ang pangkat isa ay isda at gatas. Sila ay mga Grow Foods. Sa number 2 ang pangkat dalawa ay kanin at tinapay. Sila naman ay mga Go Foods. Sa number 3, pangkatatlo, prutas at gulay ay ang Glow Foods. Sa gawain naman sa pagkatutubilang dalawa, isulat sa patlang ang MK kung ang magkasamang salita ay magkasing kahulugan at MS naman kung magkasalungat. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, malusog, payat. MS. Number 2, makinis, magaspang. MS. Number 3, matigas, malambot. MS. Number 4, matamis, maasim. MS. At number 5, matalino, magaling. MK. Sa gawain naman sa pagkatutubilang tatlo, piliin sa hanay B ang maikling salita na nabuo mula sa mahahabang salita sa hanay A. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa hanay A, number 1, kabayanihan ay bayani. Number 2, matulungin ay tulong. Number 3, basurahan ay basura. Number 4, kapaligiran ay paligid. At number 5, pagsubok,
subok. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang 4, piliin ang salitang tumutukoy sa mga kahulugan sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, ito ay bahagi ng prutas na itinatanim. Ang mga pagpipili ang salita ay pamilya, buto, mura, paaralan, bayan at ulam. At ang sagot sa number 1 ay buto. Number 2, ito ay tumutukoy sa mababang halaga, mura. Number 3, ito naman ang lugar kung saan nag-aaral ang mga bata, paaralan. Number 4, ito ay itinuturing bilang pinakamaliit na unit sa isang komunidad. Ito ay binubuo ng tatay, nanay at anak, pamilya. Number 5, ito ang tawag sa mga pagkain na isinasama sa kanin, ulam. Basahin at unawain natin ngayon ang isang seleksyon. Ito ay pinamagatang Benepisyo ng Tsokolate, PhilStar Global 2013. Isa sa mga karapatan ko bilang isang bata ay mabigyan ng sapat at masusustansyang pagkain. Tungkulin ko naman na panatilihing malusog ang aking pangangatawan. Kailangang piliin ko ang aking mga pagkain. Hindi naman ibig sabihin nito ay hindi na ako kakain ng mga pagkain talagang gusto ko tulad ng tsokolate. Sabi nila, masama ito sa aking kalusugan lalo na sa aking mga ngipin. May nabasa ako na hindi naman pala sa lahat ng pagkakataon ay masama ang epekto ng ilang pagkain sa ating katawan, lalo na ang mga matatamis gaya ng tsokolate. Sa totoo lamang, may ilang benepisyo rin ang nakukuha dito. Ilan sa mga ito ay: una, nakapagpapayat. Tama ang pagkakabasa mo. Nakapagpapayat ang tsokolate, kabaligtaran sa pag-aakala ng marami na ito ay nakatataba. Sa ginagawang pag-aaral ng mga eksperto sa University of California, natuklasan na nakapagpapabilis ng metabolismo ang tsokolate. Dahil dito, agad na natutunaw sa ating katawan ang calories na nagiging sanhi ng pagtaba. Pangalawa, nakapagpapatalino. Kukuha ka ba ng pagsusulit? Bakit hindi mo na kumain ng ilang bar ng tsokolate para mas gumana ang iyong IQ o intellectual quotient? Ang dark chocolate ay mayaman sa kemikal na nakapagpapaalerto sa utak ng tao. Ito ay ang flavonoids. Nagpapabilis ang kemikal na ito ng daloy ng dugo na patungo sa utak. Pangatlo, nakapagpapalakas. Mahusay itong baunin kung ikaw ay namamasyal. Bakit? Tumutulong kasi ang theobromine na tagline nito para mas lalo kang lumakas. Ang kemikal na ito ay matatagpuan din sa kape at ilang energy drink. Maganda rin itong pagkuna ng magnesium at chromium na kilala bilang energy producer. Pang-apat, nakakaalis ng kulubot sa mukha at balat. Kung ang mga prutas at gulay ay nagtataglay ng antioxidants, gayon din ang tsokolate na siyang nagbibigay ng makinis na mukha o kutis sa iyo. Sa gawain sa pagkatuto bilang 5, sagutin ang mga tanong batay sa mga kaalamang natutuhan sa teksto. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1, ano ang tungkulin mo pagdating sa pagkain? Bilang isang bata, tungkulin ko pong kumain ng masustansyang pagkain. Number 2, paano mo isinasagawa ang tungkulin ito? Sa pamamagitan po ni nanay dahil tinitiyak po niya na masustansyang pagkain ang kanyang iniluto para sa kanyang mga anak. Number 3, ano-ano ang kabutihang dulot ng pagkain ng tsokolate? Ang mga benepisyo ng tsokolate ay ang una, nakakapagpapayat. Pangalawa, nakakapagpatalino. Tatlo, nakakapagpalakas. At pang-apat, nakakaalis ng kulubot ng kutis. Pang-apat, o number 4,
kailan nagiging masama ang pagkain ng tsokolate. Nakakasama po ang pagkain ng tsokolate kung sobra-sobra po ang iyong kinakain nito. Number 5, anong mahalagang kaalaman ang napulot mo sa teksto? Ang mahalagang kaalaman na napulot ko po sa teksto ay may benepisyo rin po sa pagkain ng tsokolate. Huwag lamang pong susobra sa dami ng rekomenda ng eksperto. Ngayon naman sa gawain sa pagkatuto bilang 6, mula sa mahalagang salita, mahabang salita, hinango sa binasa, bumuo ng maikling salita, gamitin ang gabay, gamitin gabay ang ibinigay na halimbawa. Halimbawa, malinis. Linis. Number 1, pagkain. Kain. Number 2, pagkakabasa. Basa. Number 3, pagpapayat. Payat. Number 4, gumana. Gana. Number 5, lumakas. Lakas. Ngayon naman, buuin ang talata sa ibaba. Piliin ang sagot sa kahon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang mga pagpipili ang salita ay salita, magkasalungat, lalasalitaan, at kahulugan. Ang ating salita ay napagyayaman sa paggamit ng magkasing kahulugan at magkasalungat na salita. Magkasing kahulugan ang mga salita kung magkatulad ang kahulugan. Samantala, magkasalungat naman ang mga salita kung magkaiba ang kanilang kahulugan. Ayan, sana may natutunan kayo sa aralin natin ito. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Filipino 3, Quarter 2, Week 6, Libro 4A, Learner's Material. Thank you for watching and God bless everyone.